Yo, what's up mga solvers, and welcome back to CubeSolv. And today guys, mabalik ulit tayo sa ating mga vlogs. Ayan, kung kita nyo, wala tayo sa positions natin tulad mga previous vlogs natin. Ayan, so bago nga pala tayo magsimula, mag-like, share, subscribe muna. At syempre, turn nyo muna yung post notification para notify ka pag nag-upload kami ng bago namin mga vlog. So, yun nga, nakita mo naman sa thumbnail at sa title, syempre. Yun yung una nyo may kita bago nyo tumapanood. Ayun. So yun yung sabihin ko sa inyo, paano nyo nga maano yung ganyan bla bla bla. Nakalimutan ko yung tawag naman. So ganun. So bago muna tayo magsimula, mas maganda naman introductions muna tayo. Just like always, we always do right. Yan. So ganun. Alright. Yeah guys, so introductions right now. That little mouse, cause I'm an albatross. Ayan, so tapos na tayo mag-introduction. Ayan, so bago nga pala tayo bumalik sa ating, bago muna pala tayong umano sa ating mga vlogs, mas maganda muna na may advertisements muna tayo ngayon. So yun, ayan, so may na-advertise sa atin ngayon. So, advertisements right now. This video is advertised by Pizzanesis. Pizzanesis is located at 257 Cabanatuan Road, Paro, Caloocan City, way/Google Maps, Pizzanesis. Visit their FB page, link in the description box down below. Great pizza for quarantine, Pizzanesis. Yes guys, tapos na tayo mag-advertisement ulit. Ayan, kita nyo naman yung buong clip nyan. Ayan, so thank you sa Pizzanesis for advertising this video. Ayun nga guys, so bago nga tayong magsimula, mag-like, share, subscribe muna kayo. So, yun na nga nakita nyo naman sa title. Gagawin nga natin, ayan. So, yun nga guys, amanin kasi natin kung paano ba malaman kung waterproof ba yung ganitong case, waterproof case. So, bago muna tayo magsimula, mayroon tayong, iyaano sa inyo na siguraduhin nyo na dapat ganito yung, ano yung tawag ba dito, yung air bubble ata yung ganun. Basta may sinabi sa akin kung ano yung tawag dito. Basta kung ano yung tawag dito, comment down below na lang. Ayan, so basta dapat may ganito kayo para daw, pagka nabitawan nyo, aangat daw siya sa surface, ganun. Dahil may hangin daw yan sa loob, tapos dito daw. Basta ganun guys. So, ang next na material na kailangan is tissue. Hindi nyo kailangan yung baso. Pero pwede nyo gamitin yan para matignan kung waterproof talaga. So, syempre tayo, pagka binili natin yung camera, may mga nasasama na rin. Action camera is, may mga kasama na rin siya waterproof case. Pero hindi natin alam kung waterproof ba talaga siya. So, first thing na isa nyo tignan is, i-investigate nyo siya, baka may mga sira na. Doon na, mapapansin nyo na, ano yan, baka may mga basag na. So, yun yung first step para makita nyo yun. Tapos, tignan nyo na rin yung airlock nyo dito. Kung masikip ba siya. So, malalaman nyo kung makasikip kung pagka ginanon nyo. Ganyan. So, pagka may naririnig kayo pa, habang ginaganon nyo, bisabihin nyo na pwedeng nagkakaano siya ng butas. So, again, huwag mo muna itatry ito pagka yung camera. So, dito sa trick na to is kailangan nyo na ng tissue. Ayan. So, punta na natin yung camera natin dito sa ganitong site. Ayan. Para nakikita nyo na kung ano yung ginagawa ko. Yes. Ayan, magandang lang natin yung scoop para naman yung camera. Ayan. So, ito, sundan nyo yung buong step na ito. So, first step, buksan nyo yung airlock ng waterproof case ninyo. Ayan. So, nabuksan na natin yung airlock ng waterproof case natin. Sa ganitong posisyon, pwede na natin mailagay yung ating camera. Pero, ulitin ko nga, kung bago naman yung camera nyo, huwag mo muna itest dahil mamaya doon pa lang masira na yung camera natin. Next thing is itupi mo ng ganyan. Itupi mo ng ganito yung tissue paper mo or papel. And then, itupi mo ng square na lang na ganyan yung natitira. Next step is itupi mo ulit. Ganyan, sorry.
ng ganyan. Ayan. So, after nyan, bukod yun kung gaano ko laki, pagka medyo katulad ng size ng akin, mga size ba? Basta kung may mga size yun, guys, pwede mo naman siyang lakihan, liitin. After nyan, pwede mo siyang ilagay dyan. Ayan. So, hindi naman natin masyadong secure. Ganyan lang siya, parang pwede nang paglagyan ng mga langgam, gano'n. Basta mga gano'n, guys. Ayan. So, pagka pinasok nyo na yan, i-airlock nyo na siya. Step thing is, kumuha kayo ng something na, kahit hindi mo yung malalim, para naman, yung sinabi ko sa inyo kanina na, angat to, pero wag yung malalim kasi, iniwasan din natin mabasa yung kamay, mamaya pag binuksan nyo, ay, nababasa. Eh, pero yung pala, walang pumasok na tubig, yung nabasa lang. So, yun. So, yun yung isang tip yun, guys, na, ano yung dapat natin yung water, pahiwalayan natin. So, ayan, so, wala pang laman yung nandito namin, pero nakaset na. Ayan, so lagyan muna natin siya ng tubig. Again, huwag muna natin siya masyadong yung kamay natin basain kasi yun. So medyo iniwasan ko rin ng konti kasi baka mabasa itong camera dahil baka hindi ko na makuha yung clip. Okay. Second step, kunin ninyo yung camera ninyo na nakaset na and then ilubog nyo lang siya ng tatakot din na kasi ako dahil mamaya ngayon ko lang din kasi ito guys gagawin, nakita ko lang din ito sa YouTube. And then next is, i-flatten nyo siya ng ganyan. And then, medyo gawan nyo ng konting, ng konting test. So, mahina lang naman din, guys. Kasi, baka naman sa pressure ng water, dun pa masira yung ano. And then, after natin gawin yan, babaan natin yung faucet. Kita nyo, guys, ayan na yung, ayan. So, after na ito natin gawin is, ganitohan natin siya. Buksan natin siya guys. Ayan. So, well actually ngayon ko lang din ito nagagawa kasi napanood ko rin ito sa YouTube lang din ngayon. And then, vilinag ko na lang ulit. So, ayan. So, medyo nabasa na yung dito. Pero okay lang yan. Okay. Then ngayon, kunin nyo na yung tissue paper nyo. Pagkabasa yung kamay, pwede nyo gamitin itong dalawa lang din. I-memorize nyo kung saan nyo siya mga hinahawakan. Ayan. So, dry siya, guys. Ayan. So, dry naman siya. Ayan, guys. So, dun nyo malalaman, guys, kung talagang totoo yung maano nyo. Dahil, tapon na natin yung tissue paper. Ayan. So, dun nyo nga, guys, malalaman kung fake ba yung napunta sa inyong ano. Dahil, meron na rin kasi mga nababalitaan nyo na mga fake action camera na ano rin din kami noon yung isa naming HD camera. Hindi siya DSLR, action camera din siya. Ang problema dun is hindi siya nag-charge. So, yung ginawa namin dun is ano naman siya ng power bank. Ano namin siya ng power bank para yun na pagka nagre-record. Pero actually, hindi ko nagamit yun kasi nga hindi ko rin makuha yung card, yung memory card dun. At saka, you know, malulobat din na mabilis yung power bank. So, yun nga lang guys. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Sana na-enjoy nyo tong vlog natin. At again, thank you sa bussines for advertising this video. Ayun nga guys, so tapat ko na sa akin yung cam. Ayan. So, thank you guys sa panonood ng vlog na to. Sana may natutunan kayo at sana may mga iba kayong natutunan na maaari nyo rin gawin sa iba pang mga gawang gano'n. Ayun guys, for any suggestions naman guys, pwede kayong mag-comment sa baba or di kaya mga gano'n. So, and if for any suggestions nga guys, mag-ano na lang kayo sa baba mag-comment or baka ganun, basta ganun. Ayan, so itong trick na rin kasi ito is medyo luma na rin. So pwede rin naman kayong maglagay talaga dito ng pwede nyo rin gawin yung walang paper. Pagka for example, gusto mo nang i-test talaga, pwede mo wala yung paper. Ang problema lang kasi doon talaga masyadong makikita yung tubig. Di mo alam kung nasa loob ba yung basa or nasa labas. Basta ganun nga guys, tissue paper talaga, di kaya paper ang pwede nyong gamitin. Or di kaya something na maliit pero na madaling mabasa, na nag-a-absorb ng tubig. Ayun nga guys, so anong oras na rin tayo at baka nalagpasan na natin yung 10 minutes. Basta sana nga guys, may natutunan kayo dito. If you did, please give this video a like, share, subscribe, at syempre, turn mo na rin ang post notifications para notified kapag nag-upload kami ng bago na mga vlog. At titignan ko lang kung nagre-record pa. Kasi nagre-record pa. Kasi parang hindi nagre-record eh, di ba?
So, ayun na guys, sana ma-enjoy nyo itong vlog na to at ma-enjoy nyo kami na to. Tunan kayo, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Basta ganun guys, again, this is Cubes of Vlogger Aron Miguel, signing out. Peace. Pagka na may edit nyo sa end, pwede nyo i-click ang subscribe at ang previous video at ang aking playlist na ginawa. So, sana na-enjoy nyo ang vlog natin. So, see you guys for the next vlog. Bye!